Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Joey Binay. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Marcos, kabanata 1, talata 40 hanggang 45. Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang ketongin na sa kanyang pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala ay naglakas loob na suwayin ang kalakaran ng panahong iyon at lumapit kay Jesus. Kasi noong panahon na iyon, mas matindi pa sa social distancing ang pinaiiral na batas. Ang mga may ketong ay bawal lumapit sa mga taong malinis at ang mga taong malinis ay bawal lumapit o umawak sa mga taong may ketong. Subalit sa kanyang paglapit kay Jesus, higit pa sa nais niyang gustuhin lamang ni Jesus na siya ay maging malinis o gumaling. Ang ginawa ni Jesus, sinabi niya, ginusto niya na siya ay gumaling at siya'y hinawakan. Isipin natin kung gaano katinding kagalakan ng naramdaman ng taong may ketong nang siya ay buong pagmamahal na sinagot ni Jesus na gusto ko na ikaw ay gumaling at hinawakan pa na hindi alintana na maaring sabihin na siya ay marumi dahil humawak siya sa isang taong ketongin. Sa kabila niyan, ang ginawa lang ni Jesus ay pinagbilinan siya ng matinding paalala. Sinabi sa kanya na huwag mo itong ipagkalat o ipagsabi sa iba, bagkus pumunta ka sa ilog, maghugas ka, ipakita mo ang sarili mo sa pari bilang pagsunod sa batas o sa utos ni Moises. Para ano? Para siya ay maging mapabalik sa komunidad. Again, Jesus was concerned about him para bumalik sa komunidad at matanggap ng komunidad. Pero bakit sinabi ni Jesus na huwag niyang ipagkalat o ipagsabi ang himalang naganap? Marahil, ito ay dahil sa hindi pa ito ang tamang panahon. Mga kapatid, isipin po natin, sa ating pagkukwento sa ibang tao tungkol kay Jesus o sa ginagawa niya sa ating buhay, siguro may tamang panahon. May tamang panahon para tayo magsalita at meron ding tamang panahon para ipakita natin ito sa gawa. Naalala ko tuloy ang isang kasabihan, sinasabing, maaring makalimutan ng mga tao ang mga bagay na sinabi mo, pero hindi nila makakalimutan ang mga bagay na ginawa mo para sa kanila. Kung nagustuhan po ninyo ang pagninilay na ito, ilike po ninyo ang Landas ng Pag-asa sa Facebook. I-share po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan. Muli ako po si Joey. At pagpalainawa kayo ng ating Amang mapagmahal.